o si Inan Pangalo, ang kanan aware sa ating kaibutan ni Inang Domingo karon. So, malanay-lanay ni Yuntay, mataas-taas ng oras sa inyong pagsimba, tungod ni Inang kaibutan ng ating Domingo ang inyong pagsabot. Importante tayo siya sa ating pagkalambot, sa ating spirituhan ng pinabuhi, pero binanin ninyo mga panahon sa Diyos. So, maraming salamat po maayong buntag na sa iyong malugay at ang korespondan ng inyong mga panahon na reflection. Bihangin ang tanan sa pag-indo na pag-resultan ng mga pag-resultan sa usapang awit ang pag-pag-iwok natin sa balakang sa imong mga pag-alilos o kasigitan. Aro kami usap imong pag-alilos sa imong mahimayakong na kalagugan dito sa krus. Umalay kami ni inimakong adlaw, upaya ang aming mga balatian, uihatag ang puso o kalasig. Aro kami nga nagahimo sa mabalat sa iyo ang inyong panahon sa Kwaresma. Muputli sa ang mga sintasing inuma, mabalinis sa ang pinabuhi, para kami mamayan, kami mo, o kami mamayan ng tawon nga anak sa Diyos o imong isuhi. Pinintanan, Amahan, among ibalangan ng nakayong karon, pinaami sa inganan sa Jesus, uban sa lamdag sa Espiritu Santo, ang kulog sa langguran. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Paribuhunin ko. Maayong buntag, Lord. So, hindi na tayo na sa pagbukas nato, kung pagbalik nato ni mga dito din ang mga celebration ko sa kumugan, ito din sa Santos na Misa, pagkatagukod mo sa kita ng inyong mga okasyon. Okasyon to renew ourselves before the Lord and before others. Mauna na ihi mo nato ang mga kalibukan sa recollection, aling pagkasusap sa quarantina nga nakita ko sa mga pipila at mga simana at adlaw na ako sinati nga mahatagay natin karoon pag-ulasok, pag-ulong kadasin, pag-ulong kasingon alam sa usap na espirituhan ng mga kanya. Ngayon, dumata mga butang ang nakita ko ni ang recollection karoon muna. Mahatagay mo po na introduction ni Eluha kaya ang talk proper na ang buluhan ini mao ang prodigal son na hinamo sa balaan ng kasulatan. So, anita rin ni ang atong framework sa atong recollection ni mao duha ang mga bahin. Una, introduction. Ikaduha ang talk proper na hitungod o pamalanggo ang hitungod sa the prodigal son. And some scholars and commentaries na kinimaong uluhan dili ni prodigal son. So dili, this is the prodigal father and we will understand later dina sa ating pamalanggo ni mga topic sa atong recollection karoon. Aniya dito sa panahon sa Kwaresma. So ang pulong ng Kwaresma gikan sa pulong ng Espanyol na nagkahulugan o Cuarenta. So 40. Kuniya, niya lang ako pulong ng Espanyol anak sa tayo Venetian language ng Cuarentin nagikan siya sa pinulungang Cuarentina. Mauna ang pulong na quarantine, di ka na niinig mga pulong na quarantine na 40 days. Kaya ini it is very significant sa history o kasaysayan sa kalibungan. Kaya kung nakahibulo mo o nakahibulo mo niinig mga great plague na nakita mo dito sa Europa, katong itawag ng bubonic plague, na nakalipol o minilyon katinabuhi sa tibuok kalimutan. Unya, ang hihimo nila na ang mga na-infected sa maong bubonic plague dito matugasugod sa pagbiyahe sa mga barko gikan sa naglain-lain ng malapit. Ang ilang hihimo na ang barko sa dili pang grupo pinahanglan na ikwahintina dito sa kadagatan. Sulod sa 40 días ang iyang pag-uyanap sa maong plane musluga o hinay-hinay na makatagal na sulbangan ng ilang problema kilabi na sa pag-uyanap ni inipang sakit ni Alto mga panahon na nita po dito sa Yuhu. So, mauna na ang pulo dinit na ni Bako ang mga practice sa quarantina, dili na ni bago na i-introduce, kundi long before ni mga pandemic na ang pagyatubang, ilan ang dihimo ni mga pabahagis sa quarantina na epektibo pagkayo ang mga sakit na makatatakot, mas low down o maminusan ang pagkuyanap ni ini mao sa akin. Mauna na ang pulong kwarantin, gika na siya sa pulong kwarantina na hinakot niya at hitabo sa panahon sa bubonic plague na hitabo dito sa Europe.
Venetian language na quarantine meaning 40 days, anakusap ang pulong lihak sa Latin na quadragenta. So 40. Kung balik na sa balang kasulatan, hilabi na sa Old Testament, and even in the New Testament, the number 40 is very significant. Like for instance, ang nakita po dito sa the Great Flood, meron pa na ni Noe, ang maunulo lasted for 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. Tubig. O tubig, it is a symbol of purification. Paglinis. Paglimpyo sa kalimutan. Ngayon, hindi lamang ganap ang 40 days na dimension diha sa balang kasulatan sa Old Testament. Anausap ang panaw sa mga Hudeyo, ang pinili katawan sa Diyos, nagigan sa mga Hituhanon na may cross sila sa Dead Sea, unya sa walang kasamakabot sa yutang saan na kanaan. Ang mga Hudeyo ang pinili katawan were wandering in the desert for 40 years. 40 years of purification. 40 years of test. 40 years of transition from being slaves of Egyptian gods from becoming the chosen people of God. Kwarenta sa Ibanghelyo ni San Lucas, 40 dias o 40 kagabi ang ating Ginoong Jesus dito sa kaninawan na nagpumasa, nagtintal sa Yahweh. 40 days in 40 nights. Bisan sa mga liturgical mong selebrasyon sa simbahan, sa pananamit ng matag Pebrero 2, mawala ang paghalat sa Bisong Bata ngadto sa templo at naging hanlan siya o kandila niya, di ba? Diin magpapabibita na sa ating mga kandila. Kining maumpit sa Pebrero 2 is exactly the 40 days after the birth of our Lord Jesus Christ. Mauna nga sa daan na kalendaryo sa simbahan, ang katapusang adlaw sa Christmas season is February 2, precisely because it is the 40th day from or before the birth of our Lord Jesus Christ. Mauna na kwarenta. Ang pagkayot sa Panginoong Jesus dito sa langit, mao ang ikakwarenta na adlaw gikan sa iyang pagkabanlaw. Mauna na ang 40 na number is very significant because 40 is a period of purification. It is a period of transition. It is a period of test. Kunya, I'm sure, mauling inyong kasinatian sa lihang ka mo nag-quarantina. Na ang inyong lugar, ang inyong village, nilakdaw. And I hope it is an experience because of experience of transition. Transition to kay ni atong panahon na cancel ang atong mga misa sa pila ka mga Domingo, nihilin mo ang Domingo kagod, gibali o uli kanina. Transition. So meaning to say, there is no permanence. Sa akong kahintang sitwasyon, sa kalisod, sa kapalit, dili ka mapabilin na mag-lumpok ni anak. Kundi it is just a period of transition. Lumalabay lamang, humani ini
anaa ang pagbanos sa usa ka malangungon nga ugma nga magpaabot alang kay nakong. So hinaupunta niya ito mo kasi natian niyo sa kwarantina, sa sinatian niyo sa kwaresma, and yun ang kaayo kay na mahimong haong doon kaayo ang kasinatian ng celebration sa kwaresma diha sa inyong kaugalingon na kasinatian. It is a period of transition. Kaya dito tayo makapasinatian sa luha ng mga gabiin na misulong ng dini. At kung pagkatun sa salpismo sa kamento na idada nato ang presensya ang buhi ng presensya sa Diyos. It was so moving. Kung kamo gatuo mo nga kamoy na apektuhan lamang, ako mismo na nagsaksi ng dala-dala na ako ang presensya ng Diyos, I was very moved sa inyong mga ako, sa inyong ipadala, o sa kapinyon sa transition, o sa kamalatungan na katawan na nagaampo sa Diyos, o ganunga na kinitanan mamanpo ng Diyos. And truly, natapos ang inyong quarantine because it is just a period of transition. It is also a period of purification. Inapunta ka sa inyong pag-quarantine na nag-realize mo ang dalang kontan. Nag-gahimo mong mga buha o vivo that will purify your hearts and your minds. Nga ang matag panghitabo sa ato pinabuhi, aduna na siya yung purpose, kung ang purpose niya ng ministry is about purification. It will purify our thoughts, it will purify our aspirations, it will purify our hearts and our actions. Hinaupunta na sa mabong kwarantina na ibigay mo, it purifies you. Nga mao sa mga panahon sa Kwaresma, ang mga balansa yun sa kapanagin, sa pag-abstinensya, pag-uwasa, pag-ampo, ang mga buhat sa kaluoy. These are acts of purification. If we are truly sincere and faithful in doing these actions, truly, it will purify our hearts and our minds. Mabitaw na ang mata, tuig na kasaulugan nato sa panahon sa Kwaresma, it should be a time and a period of renewal. Nga diha sa Kwaresma, dili na lang tayo mahimong mga ritual. Nakutog lang ta magpapadali sa mga atang sa ako. Nakutog lang ta mahimong mga posisyon. Nakutog lang ta mahimong istasyon sa krus. Kundi ang mga external action hopefully will purify our actions. Na human sa Kwaresma, human sa Kwarentina, human sa Kwadragenta, na period, mugulakon pa kita na bagong ikaw o bagong ako. Na ang kasakita sulungin ni Kwarenta Diyas, mugulakon pa kita o sa Ginoong na pabalik. Nalilita ko na magkabilin sa Verde Santo. Dili lang ta maghugmok sa sakit, sa pakit. We need to move on. We need to continue moving on because life is so beautiful. Period of transition. Period of transition. Ang inyong hintang itistigan mo, gi-abel mo sa inyong pinag-uwi sa panahon na kamuging kwarantina. I'm sure it is not an easy moment and period sa inyong mga unang hukuman, you are being away from community.
May nakalit ba reaction si Rome na rin panalit ang soul na rin mag-sigal image na rin na rin mga iba upin. Ay, Jesus. Katulandaan na kailangan pronouncement sa talaganda na kung talagawis na rin kapasunod dito. Jesus. Ngayon, ati na ba niya ay yun kapatalig isang tingin sa tingin? That it destroys the good relationship within our community, within our Christian community. The ability, the support you done in an act of the Lord God, sa ating pag-ibang po sa mga. 40 days, 40 nights, 40 years. But these 40 days and 40 nights or 40 years are just period of purification, period of transition, and period of rest. Nga naman na kawin naman ang nasabugan sa Kristo. Ang seasons of rest will last for 6 weeks. Nga, unong ka si mana. Unya ang matag simana adunay ito kadlaw mao na 6 weeks times 7 days in a week, that is 42, ha? So nakatakaroon sa pagkaon why it is 40 days and 40 nights ang period of the seasons of rest. 42. Apan ang unong kadlawigo nga naa sa unong kasimana, dili na siya apil na ipon sa numero magkwaginta. Nga naman kung kayo ang Domingo is the Lord's Day. Ha? Din ang Diyos na banhaw sa ating Domingo. Therefore, it is a day of rejoicing. It is a day of celebration. Dili adlaw panahon sa pag-abstinensya o pagpuasa, pagbasto, paghila, kundili panahon sa pagmaya o paglipay. Tungod kay sa Jesus na banhaw niini pagmayaw. Mauna na makita mo from 42 days, minus 6, that is 36. Unya ako ng kunan upupa ka mga adlaw ang mga himo na siya na 40. Tungkol kaya ang unang adlaw sa panahon sa Kwaresma mao ang Ash Wednesday. And then counting after Ash Wednesday is Thursday, Friday, and Saturday, that is 4 days. Nga minimum 4 days at i-plus na sa 36 days, it will make 40 days, the period of the Lenten season. So, ing-ana ang pag-ihap. Manong 40 días o 40 kagabi ang period sa panahon sa Diyos. Are you still following? Na? Klaro ba? Amen. So, kung ano ang pag-ihap? Makakita sa mga tulong na Lord. Una, ang law of abstinence, ang abstinensya o ang fasting. So, kung ringan ka abstain, it means abstaining from eating meat. Ha? Kaming manok, kaming maka, kabaw, bawi, hindi na mahimo sa mga adlaw na birthdays o hindi lamang birthdays pa lang sa Lord's Matthew, even all Fridays within the liturgical calendar. Kami sa seminaryo, mone ang mong practice na bisan ang birthdays na hindi apil sa Lord's Matthew, hindi yun may mukha ko po. So, abstinence, but abstain from eating meat. So, morning, usap,
sa mga tulungan mo na seminaryo. Delibig. Kaya sige na yung mga simod sa anong wellness, magiging ikaw ang isinaw dahil na ako mo matuloy. Ano na lang? Wellness pa rin ako. Kaya grabe yung orientasyon if you notice. Kaya ba ang craving na ito ba? Kaya susuko yung bigaw ka? Ano naman nga kalahan na nangahibaw, bisag nangahibaw ka, wellness ko, kanang lamay man kayo ikaw. Lamay kayo ikaw, baboy. Kanang ako kayo rin na, di man ako hipukon sa adlaw na Lunes, Martes, Mercurius, Wibes, sa Lumingo na naman ang Burnes. Kanang pasusunod ng yun na. Dahil sa Magdalita, na kada Lunes, mag-create with siya o siya. Kaya kung hindi na siya sa embarkada na, sa tanang mga adlaw, ano ang hindi mo sa Lunes? Na nakay Lunes, nakay Lunes, tao na na, mga adlaw, o ayaw mga adlaw sa Lunes. Kaya, kailang buhat na ako sa abstinensya o pagpasa, huwag na mag-ibigay kung gibagis ang dawa. Kaya naroon yung sinusepsyon na na, mamayon awa ko ang mga pabalitis. Di na makakabot ako. Di. Kaya kung ikaw o ako, kung sa Kristuhan ng Katoliko, we are obliged to practice these acts, especially during the seasons of the Lent. Kung ang mga Muslim, na aguna sila ilaka, kapanahon, kita po mga Kristuhan ng Katoliko, di gahitin mo ang baboy. So, ang pagpuasa, ang pag-abstinensya, hindi ko nilibadisan ta. So, itong participant is, nag-iimpon ko ngayon ng text na ko, halibay, ganun na ay, pwede ba yung bago o cardino, kaya iwag ko man yung mapapatis. Mukuhang yun yun. Lusot yun. Hindi ka ba dyan ako, pagay lusot na. Kaya, it's not just perfect one, but it must have an effect diha sa akong pinag-ibig. Na di lang ang pag-obligasyon at kung pero nang isubo ang pinag-ibig, deep within our hearts, na kumbinsigo ang taka na nangakuin angay na pag-ibigupon o pag-ibig. Na all acts should be out of faith. Mauni ang abstinence. Apan ang abstinence mo nato na siya a larger scale. Dili naman ni it's about abstaining from eating meat. Kundi pag-abstain po ni sa mga butang, sa mga kalimukan, dili gusto nato pag tayo na buhakon that we find enjoyment in doing. Ha? By instance. And then, you are fond of manglibak, mag-chismis, mag-dalot sa inyong sakitawan. So, nangyayin pa naman sa Boris Ma, kaya may susunusin ko natin yan. Nangyayin na manglibak ko, limang taong na tao, kaya ilago. Inuwan na lang ako sa. So, it is not just abstaining from eating, but abstaining from bad intentions, bad actions, immoral acts, kung ako na siyang buhay din, ang abstinence. Manong pag-meet mag-yod? Ha? Manong meet mag-yod? Manong di man isda? Kaya kung isda, sige, dalawang ako. Diba, wag mo yun, mag-uasa ka na, kaya na akong ganunay, ang mukha ko, yung bilin na ako, ganunay mo pa ko. Nakikita kayo sa ginagawang isda. Ang may ito na tiyari kami mo yung ako. Kaya na may ito na puwasa yung kami ng isda na puwasahan, abstinensya. Nga na patut kay sa panahon ni Kristo o sa panahon before Christ, ang feast day is equivalent to meat. Kaya na pang upag silver ka
na ating pag-ihaw sa nakimaka, karnero, kante, baboy. So, mauna na because the time na hindi ang mga feasting, na, kunya ang feasting is connected to me. That is why ang akong i-abstain mako ang karne. So, one of the reason naman ang mag-abstain ng karne tungkol kay ang feasting is connected to eating meat. Ang pabitaw, di ba? Ang birthday mo, mag-anniversary mo, mag-vista ka, di ba? Di bimawa na baboy. Because we are feasting. Because we are celebrating. So, mauna yung reason why we abstain from eating meat. And why meat man tungkol din ni maong tinungan o pagkasun. Sunod na buhat, paghatag o Diyos. Ang buhat sa abstinensya o buhat sa pag-uasa is connected with almsgiving. Nga naman, kaya diha sa ang pag-abstinensya o pag-uasa, manahita po niya, di ba? Mukulhod ta sa ating pagkaon. Muminos ta sa ating budget. Kaya ako mali kong nagwarta gikan sa ang pag-abstinensya o pag-uasa, dili na inuod, dili na inyong taguman. Kung dili ka ng malikong ninyo gikan sa inyong pag-uasa o pag-abstinensya, maunay inyong damiton aron inyo nang ihatag para ilimos ni atong mga tao na walay itaon. Ang mga tao na atong sipahan ng inyong panahon, anay programa na itawag o fast to feed. Ha? Mag-fasting ta, mukulod ka sa atong pagkaon, aron mapapakaon ta sa uban, ilabi na sa mga kabos o di. Nagiging na ang inyong save, inyong ibalik ng lahat. Kundi ang savings na mahilamot sa inyong pagpuasa, mga na inyong gamiton sa paghatag sa Diyos. Ha? So, inanak ang kulitago ng mga akto ng inyong panahon sa puasa. Kaya kanalitan, magpuasa mo, ang usual ninyo sa una, magkakaroon tayo gumamagkato. Ha? Mubuntag, makaplato, panigutol, makaplato, panihapon, makaplato. So, unong kaplato na nasa sa kanya. So, sa panahon sa pag-abstinensya o pag-uasa, at pagtutukan ng intay, sa rule, nag-iingon, na sa mga kadras o sa kanagaw, kaon lamang tag one full meal, and the rest two meals would be a half meal. Masama ka natin, ang full meal sa utang is lumakaplato. Muna yung kanon, inikabot ka lang sa may utang palihapon, mamahimot na lang sa paplato sa utang at sa paplato sa uli. Or, kung hindi mo lang yung buhay ko sa paplato, sa tulog ko sa kanan, ang nahimot niya na either mabili mo ang may utang o full meal and the rest two meals, pamahaw at umanan sa paplato, palimakon, kalimakon sa mga. So, naging sanggit ko, kamuti mo, gano'n. So, depende na lang siya. So, kung sakong mo, basta kayo ang intake, imong pag-aturuhan. Kunya ang savings na imong mahimo, dihak sa mga pagpuasa o pag-absensya, muna imong ihatag sa Diyos. Ikatulo ko, katapusan na lupa ng mga pagpa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 pagp
prayer. Intensifying prayer. Intensifying prayer. Kapag dugay na huwa na tapo, ipahikumahin mo ang tapo. Na mugahin tayo pa yung sa akin. Mangita tayo pa ang oras ng taglaw, di kita matapo. Kung nahilubro mo, sa balang kasulatan dito sa hita ko, sa Harden, sa Gethsemane, ang ako di mo ang Jesus, may ingon sa iyo na pinunan. Masiya na rin, kung tao ang higap ko, nanuwak na ito mo, pagkakitaw, nga nang natulog man kami.
iway kamo sa tanang dami. Ngayon mo ang Panginoon, hilabi na akusong kaayo ang invitasyon sa kagahuman kayo ito. We need to pray in order to protect us, in order for us to fight against evil. Tungkol kayo ang pag-ampo malipon ka na ito. Ang pag-ampo mo panalipon ka na ito bato sa mga. Tulungan na ito ngayon, abstinensya, pumasa, paghatag ng limos o pag-ampo. So that ends sa akong unang bahin ng introduction, and we move on sa ating mga bahin. Sa pagpamanan mo na ako, nilinig mo ako, worldical sa bihangyo ang dalan sa pagpito. Ang Diyos ang lahat ninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana ang Diyos, may daghang mga tugadon sa buwis o mga makasasala nga niadto kay Jesus aron pagpamati niya. Uniya ang mga Pariseo o ang mga tugdon sa balaod nagpagulbul ng demon. Tinitawhan na niya ang abi sa mga masasala o nagigsalo pa gayon. Kanila, tungod ni hindi, misagiron kanila si Jesus o sa kasambingan. Si Jesus ni padayon sa pagdimon. Bayo sa katao ang may buha na anak na lalaki. O sa kaatlaw ni anak, ang manghod ni imon sa iyang mamahantay. Hatagi na ako sa akong bahin sa nagigayunan. Bulsa, ibahin sa amahan ang nagigayunan, talik sa luha niya kanan. Tapos sa pipila at daw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, o minangyaw siya sa layo-gabi, diin iusikan niya iyang sarapi sa mga kahilayan. Hangtod niya nabuhod ang uniya nabot ang usaka na kong gutom niya at kong nakita. Umihatod siya matko sa pagawala kay Minahod. Busa niya alagad siya sa usa sa mga nulupyo niya at kong nakita. Ulog ipadala siya matko sa ilang uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa nagutom, buntunta siyang mukaon sa bunga sa kahoy ng nilawo sa mga baboy. Kapag wala'y hinahatang kanina, sa katapusan, nakaanggol siya sa iyang dakong sayo o limon siya. Nagsupra ang pagdakot sa tanang simulan sa akong amahan. Aban ako, ania, hapit na mga ay sa kagutong. Busa o pahawa ko rin na pita, umapaulihan ko sa akong amahan. O sulupihan ko siya, tayo. Nagasala ako sa Diyos o kayo mo. Bilin na ako amay ng awgol na imong anak. Isipan na lang ako na usap sa imong mga simulan. Busa, nilakaw siya o may pag-uwi matto sa ilang aman. Aban na yung pagani kaayos siya sa ilang balay. Nagkita na ang iyang amahan kanya. Naluoy siya sa ilang anak. O hidagan pagtagbo kanya. O kunya, nipakus, o hinalok kanya. Ang anak ni Mon sa amahan tayo, nagsala ako sa Diyos o kanyo, bilin ako ang aming tawo ng iyong anak. Aba ng amahan bitawag sa iyang nasulukod, nalagay ko ang dali ni Mon siya. Dahil anali ang dali maanindot na bisig o isulukod kanya. Sulubi usap o singsing, ang iyang tudlo o sa patusis niya. Upuha ang linami na nating bata o ihawag. Kay magkumbira kita, kay ang akong anak na matay na kapagkakon ng buhi. Nawala siya kapagkakon.
ipagkarina. Busa, isugdan, hilapan, kumina. Ngayon, ngayon na dito sa uma, ang anak na magulang sa iya ng pagpauli o sa liha na duol na siya sa balay. Nabakit niya ang huli o ang pareksayo. Busa iyang itawag, ang usa sa masuguol o iyang ipagtana, nagunsa ng kabuliha. Nitubad ang suguol. Ang inumanghod, ipauli na o ipainhaw sa imamahan. Ang linamin na natimbaka punod kay ipuli na ang mamahayong panglawas ang inyong suguol. Nasubo pag-ayo ang magulang kung ipulili siya pagsulod sa manan. Busa kaya nakalaman sa iyang mamahan. Ang magsulod. Apat ni Tubag siya tayo. Una-una ako, sulod sa dalhang mga tubig na kasildi ako kanimo. Ingon na usaka o lingon. O wala ako makasupak sa inyong mga subok bisa ng kausap. Apat kung sa may hindihanan din ako, wala lingon. Bisan kanding na lang kung pa ako maglipay ako uban sa akong mga hanggan. Apat ka ng imong anak, nagkusik-kusik sa tanan mong katigayunan uban sa mga babae dawhan. Kung sa iyang paghihuli, imo hinong iihawan sa linamin na naging bata. Pangamahan ni Tubago, ikaw kanunay uban din ako o imo ang tanan ko katigayunan. Apan, pinahanglan mo yun na magkumbira o magbibay kita. Kaya hindi mong isukon na matay na o karoon ng buhi na wala siya o karoon ng ipagkatan. Mga isuko ng Ebanghelyo sa inyo. Palipo ko mga mga so, panayo ka sa ato pagalan ko. Bilang na kayo gano picture o painting. Hindi ba o picture o painting? Hinakot ni natin panahon sa pagkabar, pagkabar sa akong sa papa na Year of the Father. Tuig sa Diyos Amahan. Kunya, hindi po itayin hindi ba o painting sa usang kaamahan ni anak mo anak na may uli balik sa iyang kasamahan. The return of the prodigal son. Unya, dito tayo kung dahil punta ng mga picture o mahimong inyo na siya ng research, you will notice ni ini maong duha ka mga kamo sa mahan. Kung ino dalaw, dili na pareho. Bili na pangibo ang pagdating sa luhang kamo. Ang tungo ng kamo, ubukon, lahi sa wala ng kamo, ubukon, nagipakita ni ining makong pili. Na? The difference ni ining ang kamuta o ni ining makong kamuta. Kung inyong tanawin, kung makarunin nyo, ang tungo ng kamot ni ining makong amahan kaya sa painting. It is very feminine. Na? Smooth kaayo. Kaya, kaya ba, dili imo na strong. Kundi a hand that is compassionate. A hand that is so loving. O ginigaw ka mo, mag-o pa sa dito, it is projecting a type of God the Father that is feminine sign sa Diyos Amahan. Na bisan ang Diyos Amahan, but He has the sign of being a mother. Pinaamin ka ng mga kamo, the way it is being painted, the way it is being drawn, ipakita ng Diyos anaa ang mother description. Bisan sa Old Testament, gihulagway ang Diyos sa mga
na usa ka ginahan nga nagpasuso sa iyang mga. That the fatherhood of God, there is that image of His being. Unya sa pitas, sa wala na bahay, inyong makita na strong kaayong kamuta, na mga daghan o mga kubaw, na gabahante, na masculine kaayo ang wala na ako. It speaks of the iron hand of God. Na unagunay klase sa gugma na humok na gugma. Anak ko ito na gugma. Tough love. Tough love. Unagunay na itawag ko soft love versus the tough love. A love who knows to discipline. A love who mentors with an iron fist. Ako ng tao o hula sumala sa panglantaw sa Diyos. So, ano yung illusion sa Diyos na Amahan? Na ang Diyos na Amahan dili lamang Amahan, kundi ang Diyos Amahan ay unay Mother Son. And we will understand later sa atong pagpamalanggo sa akong Ebanghelyo. Kung naminaw pa sa akong Ebanghelyo, ano may tulo ka characters? Una, ang Amahan na iyang personification maong Diyos. Kuniya, sunod ang kamagulangan anak na iyang personification kung namina mo sa atong Ebanghelyo mao ang mga unlog sa mga Pariseo o ang mga matutulog sa balaod. Kuniya, ang ikatulong na karakter mao ang kinamanghurang anak na ang personification mao ang komprador sa buwis o ang mga makasasala. So, nililintulong ka mga characters sa Ebanghelyo, ako ni siyang hinahinayon o pasagot. Ang itamuguna sa dialogue o sa conversation between the father and the youngest son. So, adunay dialogue, may hitabog, adunay conversation. Kung nakahinundong pa mo sa ibasang Ebanghelyo, ang bata, ang anak, ang kamuguran, nangayo o bahin. Nangayo o kailan na ay katigayunan. Kung yan, kung balik ka, kailin katigayunan, ihatak na sa anak o makuha na sa anak kung ang mga ginikanan patay na. Di ba? Distinger mo, mga anak, pangayo mo, katigilinan sa iyong ginikanan. Di ba, makulang ka mo? Ha? Nga naman, kay tapla mo na yung ginito mo. Ha? Ano, matay na patay. Mamatay ang patama. Oo, na-enjoy ka lagi. Kay, ano na natin ang katigilinan. Kaya sa akong practice, ang katigayunan, ihatag lamang human na mamatay ang mga ginikanan. Ako lamang madawat ang akong bahin kung wak na lihat sila ng ikalipan. Apat ang context sa akong Ebanghelyo, ang anak na ngayon katigayunan sa ama. But what was the reaction of the father? Ang amahan, may hatag. May hatag. May hatag na niya. Huwag ka po patuloy sa itong gunawan. Balikasan sa itong ninyo. Itamantaman. Huwag ka hinunda na nakaka. Bugi pala nito. Manghayo na ngayon. Kaya ganyan na. Pero ang mahal. Kumain na kayo.
iyang gihatag ang bakit ngadto sa iya. Ang akto sa pagpangayo sa anak o ang pagtalikod o pagbiya niya sa panibalay, it is or it was an act of turning away from his father. And this is sin. Sala. Kaya ang sala, pagtalikod. Ang sala, pagbiya sa usang kamaayong relasyon. That is sin. It is turning away. Ang gihimo sa mga bata na kayo ng kainan, ang gihimo sa bata na milayo o mihawa sa poder sa amahan, sa dili maayong paagi, it is an act of turning away. Therefore, the son committed a big sin against the father. He turned away. Kunya ang buyog siya o pinabuhi ng mga pinipan. Iyang dilusikan ang katigayunan na lihatan siya kamahan. Iyang dilustay, iyang ligasto o kamantahan. Uban sa madawang babae, sugal o pagkusik-kusik sa bahandi na iyang namin. Sa daghang mga istorya, ang sangkutanan ni ini mako ang pagkawalan na ito. Gingon sa mga ebyo na dihan sa mga kapitin ni Iyatuan, dihan na kong gulto. Kaya siya na wala na hul, na hukotan niyang kwanta, iyan isinati ang kalisunan sa ito. Mawag itrabaho siya sa tabahuan sa mga baboy sa baboy. Base ko sa Marcel Farnes book. Tingin kayo sa siya buhay. It will bring us to realization. Diba? Magaganda sa pagkakaroon niya, di ba mag-isulta? Anhata makahuna-huna, anhata mahimangod, anhata mahimata. Ate, kung nangyari, hindi ka mabili. Mamaling panahon, hindi ka hindi mo. Kaya ang iisip na Diyo, okay, kita na. Ang ating iisip na Diyo, mamanahan ato sa lati, bahan ni o kapitang. Asap din na sa larang mga ato, dili ba sa panahon sa Kristo? Dili ba sa panahon sa kapatid? Sa minuloy. After all, the life, ang mga dautan na hitabog sa ating minuloy, there is always a purpose. Mubalik ka again. It is a period of purification. It is a period of test. Huh? Sa mga hitabog, sa mga anak na kamangkuran, di nanasos na hitan sa kalisod, nagbuntog na kayo siya sa balay sa armahan ang mga trabahante buhong sa pagkaon. Aba na ako din hindi nag-antos na walay bilang. Niya, she was able to realize how big the sin he has committed against God. O ang akong realization na halik niya na maghiluso siya sa ilang mga sinaya. Aba'y wala lang siya ito na may realize na nakasalak siya, wala lang siya nagbago tungkol sa iyong kasalanan, kundi mihimo siya o resolution na eventually iyang himuan o concrete action. Mihimo siya tayo na ga-practice na siya tayo. Nakasala ako, bakit sa Diyos ako tayo? Hindi na ako angay ang kawagod na imo. There is that realization
that he's singing. Where is that realization that he committed a big mistake? Niyayaan ko siya. Iyang dilawat. Unang mapapagsan siya sa ikaw galingan. Ngamingon, dili na ko angay na tawag ng inyong anak, kung dili, imo ako sulukod. There was that realization. Pero una ni anak ang lisunod na hintang. Lisunod na hintang, realization, na nakasalap siya. Ngayon, hindi mo na nakasalap siya, ay nilawag ang iyong pagmasanay po. Kung yung human ay nilawag ang iyong pagmasanay po, iyang gihimuan ko ng kanyang action. Na mabalik siya sa iyo. Na maayos siya o kapasigil. And there is that going back. Kunagunay turning away from the Lord, there is that going back to the Lord. Mga yan natin kinabuhi. Na natin kinabuhi, it is a process. It is a period of purification. Nakita makalaghan sa ating kinabuhi ng talikutin sa Diyos. Dala sa ating mga kasalanan, mga hiwian sa kinabuhi. Aba na, pakilalong kita ang balik sa ito. Kung hindi magtuhon ng hinuko, nakita hangtod-hangtod, mahimulat ka niya. That is why God will be sending people, God will be sending events in order for us to realize putting ourselves before the Lord. Makahinta sa Diyo. Sa mga nangyay, kailang masakit na. Ha? Kailang mapuloy na. Kailang aduna tayo hindi maayong relasyon. Aduna tayo problema. Hindi pa ako mga sitwasyon. Mga tukli ka na ito na grace moment sa akong kinabuhi in order for us to realize and to see the truth about ourselves. Huwag hindi mo rin hindi ako sa kumbang. Resulting kinabuhi, tungod ni Mimi, iyang iatubang ang iyang tinuod ng hintang. Inilitian na siya makasasala. Tungod ni Inilitian na siya makasasala, ay dilawat o diangkol ang dako na salako na iligo. Aba na inin mo ang dako sa nahilip ngayon sa lako, wala siya maghugmo o malababigin o megalunan sa sala, kundi rin may bago na iligo sa iyo. This is the most, this is one of the most important thing na ako pagkakulong. Nagiging kayo na maglumog sa kasalanan. Kung hindi mo ba ang buting doon kita, hindi na mawawo, hindi na mahalo. We need to keep on coming before the Lord sa ating makikita ng solution. In order for us to be reunited again and to start a new life with bibalik ang akong anak. It is a concrete action going back to the Father. Kaya ba, kung makasakta, hindi lang tayo mag-realize, hindi lang tayo na mag-ingon na napakbo o gahilang wali, ako ni di antusan, kundi di mohigong patungkrit ng action. Mahuman sa ako sa anak ng Himo, we need to confess our sins, to accept the sacrament of reconciliation, o sa concrete action that will bring us to the new world and change sa ating mga. Kung sa may attitude, hindi maungangan, kung namina mo sa ating mga video, o kung makasagot na po, may nasagot pa tayo. This Father is a Father who awaits for the coming back of His Son. Dinayon dito, nalayo pagani ang anak na nakita na mamahan. Kung sabi ko sa ito, na ang mamahan, di ba'y kanunay na nilabahan ko? Kanunay na nilabahan? Kanunay na nagalantaw kung anus aman mo uli ang iyang anak o balik.
Kaya makadali kung kaayaw din yung mga kailangan mo. Mga anak ninyo, mga sa likod ninyo. Mga anak ninyo, kailangan lang bisan ko, lugay mo ulit, di ba? Kamu makinahansi itong ligli sa bintana, si Babinaw, naway tuktok, ang tuktok sa inyong utahan. Mga inahan ka, kayo may kailangan mo. Ano sa ang mga kusigunan mo ulit? Ano sa ang mga kusigunan mo ulit? Sigitan ko sa oras. Alas 8 sa gabi, alas 10 sa gabi, alas 12 sa gabi, alas 2 sa kanyang gabi. Walang mga anak? Binibidyo, torture at minginahan. Uglugay mo at pangulit. Gabi na hindi mo manahe. Na, maunay kinakilang Diyos mo. Nagapakot ko, nagapakot ko. Sa tanaman, maraming ko sa tanaman. Maunay nakakita, dahil ang amahan. Not man, because He is a Father who awaits. He is a God who seeks us. Every time we founder and we commit sin. Hindi rin ikaw ay namangita sa Diyos, kundi rin ang Diyos mo ay mangita ka ng Diyos. Ang tao ang lagad o balik kanina. What a wonderful God. Sunod na buhat sa amahan. Na sa iyong pagkakita sa inyong nalayo pa, hindi sila o iyong igarkos o buhay. Kamu ang pangamahan? Kamu ang itong ubang inahan? Uli na inyong mana? Kapilaw, puspos kayo. Balikas na yun. Aba ng maong amahan, huwag siya magbuwag na maabot ang iyong anak. Uy, siya maoy midagan o minuol, midagos o minuog. Kaya sa konteksto sa Mandeo, ang anak ay mga sala diha sa household o sa pamilya. Ang nakita po ni anak ang ibuok o minuidad. Api usap nga nasangkan sa ihimo. There is that strong communitarian sense. Now, ang nahimong kagalupan din sa inyong pamilya, it is not just a sin against the family, but it is also a sin against the community. Nga ang pagdatag sa amahan di ay akto to ang iyang kapalaligan o kaprotektahan ang iyang anak na dili pasakitan sa mga sakop sa komunidad. Tanawa mga isunod. Kaya sa konteksto sa Mabreo, na ang ilang kultura is a patriarchal society focused on men and fathers. This is a mortal sin for a father to run. Kung saan ikaw ang hilad na pananawal, na himuon sa usang amahan na magkapakita ni ini diha sa pamilya pero magpura diha sa amahan. Ang iyang himo iyang iangkol ang kabunaw pero iyang ginagan ang iyang anak ang iyang anak ang malamit. Ni anak ang lumapit ng Diyos. It is also the same in our own experience. Na bisan kung masalay kung ta, bisan kung sa nagkakautan, kini mo ang Diyos na magkadayo ng dihakot na manalipot o magprotektan. Bisan sa mga ulawan na nagbibang dito, bisan na ang komunidad, ang ubang mga tao na suko, kanako, kapag na namin Diyos, na mudawat o mudawat dihakot, luyo sa ato, pagka makasasal. Niya na ay importante kaayong maakto sa amahan. Sa lagunan ko, di ba? Una,
kami paghatag, pagsuko, pagbalik o bisita. Unsa man ang image? This is restoration of dignity. Kaya sa kasalanan, apektuhan ang akong dignidad isip. Kung makasalanan kita, morning glory. Mauna ang dihimo sa amahan, iyang gibisihan pagbalik, aron pagsuki nga kini anak na mga sasala ni uli niya kanimo ang imong dignidad. It is restoration. Unya gawas pa niya ng mga pag-bistay, mausap ang paghatag o sing-sing diha sa mga tulo sa anak. Ngayon yung paghatag o sing-sing, it means giving back the trust to his name. Na ako, bisali kayo mo, bisan kayo sa inyong mahimo, bisan sa kapalpakan at kasalanan na inyong dibuha, na inyong dibuha ang akong pagsali, ako ibuli na inyong pagbalik, pinaagin na inyong pangusisi, na yung simpulo sa pagsali sa amin. Kaya yung itong pagkasata, kaya yung itong mahimong kagawakan sa amin sa tao, sa amin ginkanan, sa amin may suko, sa amin masuko, usa sa mga pabungkal niya na mako ang kakas. Na miso tayo na ibuli, miso na tayo musali ka pagbalik sa usa ka tao na nagahimo sa lahat. Sa pagkakanan, bana o isawa, magluwi. Usa sa mga nagubak ni anak sa relasyon, it is the trust issue. Na ang bata, hindi na musalik sa asawa. Ang asawa, hindi na musalik sa bata. Makanunay niya ang muna-una kung ang kaso na kapit. Tanunay niya ang muna-una, maot ang muna-una kung ano ang patuloy ng bata. Lagi ang kakumbadze at buti ko ba na? Lagi ang kakumbadze at buti sa tsara. Why? Because the issue there is the issue of trust. Misun tayo, ibalik ang pagsali sa tao na nakasala pato. Ang panglimang Diyos, He gives us again His trust. Mami na mag-exumin din Cristo diyan sa salamento sa kumisal. Bisan kung makapilat ang balik-balik o kumisal. Ang Diyos na mapalayod sa paghatag kung kapasayuhan, tungkol ang Diyos na nagtuo misali ka na ito na one day sa ginabuhi sa tao, you can be a better person. Huwag din yung mawala ang pagsali sa Diyos. Kanunay ang Diyos misali na makapabakutan sa ato. Hindi mo bitaw, bisag makapilat ang kasala, pasayuhan bihan man-man kaya ang Diyos may pahibuling pagbalik sa iyong pagsalitin mo na misamit siya na tahil mo ka na you are not just a fallen creature but you are a creature saved and loved by God so much. That is why you have that capacity. You can do something better sa iyong mauna at mabilihan natagi ko mga chances. Ang inyong mga anak na masala, ang inyong panod sa tinungod, lisod. Ngayon, nagpapaso ko kagre, hindi ka ikaw ang kapitado. Paso lang ang sulti. But this is, these are Christian values. Ngayon, nagpagaya ko ang kapitado sa Diyos. And this virtue is challenging all of us. Ang malisod na pag-uwi sa pag-isang. Ikatulo, ang pag-uwi o pag-suko sa sapatos. Ang sapatos, it means freedom. Na hindi na ka magpuyo,
diha sa pagkaulipon sa sala. Dili kaya magtiniil, kundili sa pag-usap kung ikaw, kay ikaw, usana at tao na gawas mo. O nang sa kapasayuan na madawat nato sa iyo ko, nagabasa ko na we are free. We are liberated. Mabitaw, diha sa sakramento sa Lukrisal, pasayuon ta, kay ang pagpasayo, paghawas ka na ko sa kahinta sa sala. Ang pagsapatos, pagsuti, that you are free, that you are walking with me, walking in the life of Christ, walking the path of Jesus. Imbisulko ang sapatos o ang tiil sa Diyos na makulong sa Diyos. You will not be walking alone. You will not be walking away from me, but you will be walking with me and journeying with me towards heaven. Pag sapatos. Kanya natapusan ang ikaw-upan ng hihim mo sa Amahan, mao ang pag-ihaw sa linaking na bata. So, minabuhan mo siguro kayo, itaho na. Kaya, we will be able to understand na ang feasting is connected to me, di ba? Nag-ihaw sa linaking na bata. Kaya sila na nawala, kabo na magtaga na, na sila namatay, kabo na buhi na busa magsaulo kita. Mag-ihaw sa linaking. This is very beautiful. Kaya magpapumisal ni Bawo ko, paano mas magpapumisal? Kanunay din ako i-appeal ang Panginoon na ang langit na mayra, ang Diyos na limay sa imong pagbali sa sabakan sa Ginoo, pinaagi sa imong Ginoo nga pagpisa. Why truly God will be rejoicing, God will be happy every time we go back to His bosom. Pinsa kayo ang buhay. Ang yawa si Satanas ngano man kaya iyang kanhi nga ulipon kanhi nga kampon ni balik naman ngano sa Diyos ngano kapantay mo mao ni attitude sa kinaulaman anak ha? Paghibaw niya nga ginawag balik sa amahan niya kampon niya nasalak nag-uulit. It is a personification of the demon. Kaya ang yawang mag-uulit kung kita mahimulit ng balik sa Diyos. Ang yawa masuko kung ang tao mahimulit na balik sa Diyos. Kaya sila nangayo sa iyang kapasayunan. Kung iyang ipanikamutan ng pag-iwan. Mokini ang Diyos, makikisunan ng Diyos. Na kung atong sumayakon, ang atong salak na iisip natin ang pagkakit na buha, wala na nagsabuling sa kumahingin na buko sa kanako sa buha sa Diyos ka. Let us realize, we need to realize, that before God, we are sinners. We need to accept that we sin against God and we sin against others. May ang punta may anis pride. O ang pride, iya sa yawan ko ng tao. Kaya ang God ko, musulti na kanin mo sa dili kung sa'y tinuro.
Pabitaw na ako kaya na yung dito, ato pa na siyang tawag ay yung hangin, di ba? Ang hangin pa kay wag na tutupa sa liga nila. Na, magagawa. Yung nang bulakla. Ha? Ang bulakla, ang kaya bulakla ang anak. Ang iyong disulti, hindi tinukod, mahimod sa iyang papayon. Nagdato ko. Taghato ko kami ka. O tanawa ng bulsa na bisa piso ang dalawa. So yung disulti ang hindi tinukod sa inyong kapulo. Unya, nasabi ta na ang Yawa is the father of all lies. Bakit siya na yung episode ng Yawa ta ang hindi ako nangubok na panagod? Mga pagkili na ako sa lugar pa ko ang hindi panagod sa Kodasi. Na mamahimong tayong awit niyo, na mamahatupin niyo hopefully, diha sa inusahan sa Diyos. Nakitantanan na nangitawag na nasa sa period sa quarantina, sa period sa quadragenta, sa period sa quaresma, 40 days and 40 nights, mamahimong tayong period of purification, period of transition, period of test. Na dita o ako, mamahinan ko, na ako maangkod ang atong kaliwasan o ang atong kahimayakan uban ang Kristo na nalangin. So, dahil ang salamat o maayong buntag, kumaan ani ato na dahil sa mga ng Santos na